mawala. Ikaw ay makinig. Huwag na mag-alala. Hello mga po, mga anak. Nandito na naman si Lola Becky. Mag-share lang ako. Halo-halo chika ni Lola Becky. Kasi meron naman talaga akong halo-halo. Ayan. Binili ko to kahapon. Bago ako pumasok. Duman ako sa Red Ribbon. Hindi to sponsor. I mean, i-reviewin ko na rin. Honestly, ang sarap. Type ko yung ano nila, yung pinipig. Merong pinipig eh. Kaya ang sarap ng lasa. Merong langka, may ice cream, you know. Pero, tinunaw ko. Kasi mas gusto ko yung tunaw na. Ayun, may buo-buo pa eh. Mahirap haluin. So, ito. Haluin ko na nga ngayon. Na. Halo-halo, chika. Umpisa tayo sa halo-halo review. Masarap ang ano. Gusto ko yung Red Ribbon. Natikman ko na yung Jollibee eh. Pero parang may kulang sa lasa. Sabi, hindi ako naninira, pero yun lang. Masarap din, pero mas type ko itong Red Ribbon. Sarap talaga, honestly. Gustong-gusto ko yung ano nila, yung leche flan na nagme-melt sa mouth mo. Tapos yung lasa ng pinipig. Yun ang parang type ko na halo-halo eh. Yung mga nauuna pa. Yun ang mga halo na kun eh. Mga halo ng halo-halo. Pinipig. Anyway, masarap to. Nagugutom na ako eh. Mainit pati dito. Kaya sinave ko to. Actually, hintay ko lang si Lola ngayon na humiga. Matagal pa eh. Mga may isang oras pa. Yummy. Sarap. Pagka meron lasa na masarap. Yung pinipig nga, yun ang nagpapasarap dito sa halo-halo ng Red Ribbon. Hindi ito sponsored ha. Binayaran ko to. Hindi ko maalala kung magkano. Tinapo ko yung resibo eh. Ang sarap lang pagka. Honestly, ako mababaw lang kalagayan ko. Enjoy na ako. Na kahit mag-isa lang ako sa trabaho, no? Meron kong kakainin na medyo masarap. Ganun. Kontento na ako dyan. Hindi ako nag-aasam pa ng iba. Tsaka, ayaw ko, hindi ako yung tipo na tao na gusto ko to, gusto ko yun. Hindi eh. Simple lang ako eh. Masaya na ako, may kakainin ako 3 beses ang araw. Nakabayad ako ng utang ko. Ako, pahirap ang magbayad ng utang. Since na-lockdown na ako sa trabaho, kahit paano, nagkaroon ng mga extra na araw kasi, ay, 1 month yan eh. Per day bayad sa akin. So, may mga extra ako dahil bali na 8 days. Kasi nag-day off ako noon twice a week. Every week. So, yung 8 days ko, parang bonus yon. Kaya nakabayad ako ng mga utang ko. Meron pa, konti na lang. Pero nang babayad pa ako. Pero nga, magbabawas na rin ako ng araw. Every week, magde-day off na ako. Kasi kailangan ko rin magpahinga. Though yung hita ko, yung tuhod ko, medyo maganda na. Kasi may na-discovering gamot yung sister ko sa isang office mate niya. Binigyan siya ng sample. So, di sabi niya, ate, try mo to. Tapos, request mo sa doktor mo. So, binigay ko sa asawa ko yung pangalan. Tapos, nakakuha kami ng samples. At sinubukan ko na wala yung pain. At saka, dahan-dahan, nagsusubside yung maga. Kasi namamaga yung tuhod ko eh. Yung sa ibabaw, yung parang sabi nga ng sister ko, baka taba lang yan. Pero hindi eh. Kasi yun ang masakit. Pero mula nung ginamit ko yung gamot na yon, nabawasan yung pain. Tapos meron ako nakitang knee brace na maganda. Sinubukan ko, bumili ako. Mura lang kasi. So, may bakal yon sa magkabilang sides. Hindi katulad nung
inano, prescribe sa akin yung orthopedic doctor na nauna. Hindi marunong yun. Walang alam yun. Sa totoo lang. Kumbaga, hindi nag-work lahat yung ginawa niya sa akin eh. Pera-pera lang yun sa kanya. Sorry to say that. Nagkakasaya ka ng oras, ng panahon. Tapos, pati pera. Huwag sabihin. Tapos, hindi naman totoo yung doktor. Ang habol lang na doktor sa'yo, pera din. Ayun ako. Okay. So, ngayon, yung brace, ginagamit ko yung sa time na mas marami akong ginagawa kay Lola. Maganda kasi na talagang hapit na hapit dun sa tuhod ko, dun sa bone, na nababawasan yung movement ng tuhod ko, yung ganun. Kaya pagka tinanggal ko yung brace after 6 hours, ganyan, tuwid ako maglakad. At saka yung epekto ng gamot, nawala yung pain. Ay, nako, praise the Lord talaga. Sabi ko nga eh. Pero hindi ibig sabihin na porque okay na, hindi ako kaya na kailangan mo trabaho na naman. Hindi. Kailangan ko na mag-off talaga. Pahinga na. Ayan kasi, baga, wala na akong ganong babayaran eh. Kaya ko na mabayaran, I mean, dahan-dahan, konti na lang. Hindi na ako mag-worry doon. Kailangan ko nga yung pahinga. Lap ng halo-halo. Grabe. Ewan ko kung sa iba, sa inyo, sa bansa nyo, kung saan kayo, ano, may red ribbon, lahat ng mga, ano, pinipig. Sarap ng pinipig, eh. Sarap ng pinipig. Ayun, yung leche flan na saka yung ice cream, ang sarap. Parang man sabi ko, parang lasang pinipig din yung ice cream nila, eh. Yung, ano, pinipig, parang lasang, yung ice cream, parang lasang pinipig. Sarap! Ngayon kong kwento, kasi ko yung kaibigan ko, sabi nga niya, Becky, vlog mo. Ano ka na yun? Yung degree mo, papel lang yan. Yung ugali, yun ang importante. Yung paano mo, yung paano ka gumalaw. You know? Yung mga ganun. Kaya yung sisir lang ako, ha? Hindi pa ako nag-isip ng topic na yun. Sa totoo lang, di ba? Para ano pang may pinag-aralan ka kung salbahe ka. Masama ugali mo. Di ba? So, naman yun, eh. Nang kung may pinag-aralan ka, pakita mo na pino ang ugali mo. Hindi binibasihan yung edukado ka na magaling ka na. Kahit wala kang pinag-aralan, matinong utak mo, mas lumalabas pa minsan na may pinag-aralan ka. Hindi ko nila lahat, pero maraming ganyan. Kung sino pa yung may pinag-aralan, yung pang bastos. Totoo yan. Sabi lang sa, kasi mangmang ako eh. Sabi ko, bakit mo inaano, inaapin sarili mo? Yung mangmang, ibig sabihin, totally wala ka na talagang alam sa mundo. Pero kung meron ka namang alam, willing kang matuto, hindi ka mangmang. Ang masama, kung talagang ayaw mo na matuto. Kasi yung iba talagang tamad na, ayaw na matuto. May messages ako. Hirap kumain ng halo-halo. Tapos may kwentuhan. Sabi ko nga, halo-halong chika eh. Parang may laman channel ko. Kaya ba? Ganito sa akin lang. You know? Ang kaibigan. Tumawag siya sa akin. Magsi-60 na kami. Pareho kasi kami magsi-60. Noon yun, no? 3 years ago. Sabi niya, Becky,
Di ka ba bibili ng bagong kotse? Sabi ko, kotse? Sabi ko, bakit? Sabi ko, para saan ang kotse? May kotse ako. Sabi niya, hindi, kailangan gumanda naman yung kotse mo noon. Tagal-tagal na yung kotse mo. Masaya ako sa kotse ko, bakit? Sabi ko, hindi yun ang priority ko sa buhay. Ako, ayun sa nga. Pagka nagkakaedad ka, hindi ka dapat nag-aambisyon ng mga magagandang kotse sa sarili mo. Kung may driver ka, sige. Di ba? Pero kung ikaw lang mag-isa, delikado, dito na sa Amerika, yung kilala ko nga, sabi sa inyo. Kasi nga, mag-arbo yung kotse niya. Tapos may alahas pa. Inaabangan na pala siya. Kaya mga ginawa sa kanya, pagbaba sa kotse, Mercedes-Benz sa kotse niya, top of the line yun. Mayaman kasi sila. Nilagaan ko yung hipag niya. Sing-sing ba naman niya, Jolin? Kasi laki ng Jolin yung sing-sing. Kaya doon yung nagpupunta siya doon sa property nila, may apartment building sila. Naabangan pala siya. Mali. Sorry. Naitim. Patawarin mo ko. Buburain ko yun. Anyway, naabangan na pala siya. Kasi nga nakita nga yung sing-sing niya, yung ano, diamond niya. Kasi laki ng Jolin. Pagbaba niya, hinabot yung kamay niya na pinipilip. Eh kasi nag-agawan sila eh. Lumalaban siya. Tinakbo siya sa ospital. Tinahe. Pinagdikit yung tatlong daliri niya. Pinagdikit. Kasi nabali yung buto niya eh. Pinagdugtong. Oh my God. Ay, matanda ka na. Magagaganyan ka. Okay lang yun. Meron kang driver. May bodyguard ka. Sige. Mag-inarte ka. Kung marami kang pera. Pero yung tumatanda ka dito sa Amerika, caregiver ka, nagpakahirap ka sa trabaho mo. Tapos ang gusto mong gawin, mag-inarte. So, kaya mo bang labanan yung mga karnaper na yan? Ang daming mga sira ulo dito. Papakita ka na magandang kotse mo, magandang damit mo, signature. Pagbaba mo sa sasakyan, habluting ka na lang. Ayun mo, ako gano'n ako mag-hirap. Ayaw ko ma-experience yun. Saka hindi ako magbibiyahe mag-isa kung meron man akong magandang kotse. Lahat lagi kami kasama. Pag nagkakaedad ka, kailangan mo ng kasama na magtatanggol din sa'yo kasi hindi mo alam kung sino mga taong didikit sa'yo para sakaling ka na lang kunin yung bagong signature. Maputaragis na yan. Para ano, I don't know, hindi ko feel yung mag-inarte ng ganun eh. Siguro pwede, no, kung pupunta ka sa mga parties lang. Minsan-minsan. Pero hindi ako mahilig na dyan. Wala na ako mahilig dyan. Mas gusto ko na mag-vlog na lang ako. Yan na lang. Tapos magtatanim ako. Gagayahin ko si Jasmine and you in Florida, USA. Ang galing yung halaman niya. Panoorin niyo yung video niya. Ang gaganda ng mga halaman niya sa Paso. Pati si Inday Kamote. Oh, nag-shoutout na ako ha. Ano pa ba yung mga galing magtanim? Ay, naku. Marami yan. Si... Anyway, saka na ako ulit mag-shoutout. So, sa ngayon, mag-shoutout lang ako doon sa mga yung alam ko may mga tanim. Ang galing ng mga tanim nila. Yan ang gusto kong matutunan. Gusto kong magkaroon ng maliit na garden na sariwa yung kakainin kong gulay. Yan ang gusto ko eh. Yung talbos ng kamote. Wala akong makita dito na malapad eh. Na dahon. Ang nakikita ko palagi sa Filipino store dito. Mga bubwit. Anyway, mga anak mga ako. Yeah. Ako, hindi ako namimintas or kahit ano, no? Ang gusto ko lang sabihin, ano? Analyze natin yung buhay natin, ano? Saan ba tayo nakapwesto talaga? Gusto mo ba na nasa peligro lagi ang buhay mo? Gusto mo ba yung masyado kang maambisyon na hindi mo naman talaga kaya? Pipilitin mo, gagawa ka ng hindi maganda. Kailangan talaga reviewin mo yung buhay mo eh. Kasi pangit yung masyado kang nag-aambisyon pero wala kang means. Kaya kailangan talaga makontento ka muna kung anong meron ka eh.
Tapos, maggagabay ang Panginoon sa'yo ng maayos. Basta gagawa ka lang ng mabuti. Magkakaroon din ng magandang break eh. Ako naniwala ako sa ganun. Ako nagkaroon ako ng magandang break dito. Sa trabaho ko. Masaya ako. Kontento ako. So, ibig sabihin, meron pang isang break na darating yan. Kasi kailangan ganun eh. Kada magandang blessing na dadaan sa buhay mo, kailangan i-appreciate mo. Talagang pahalagahan mo. Magpasalamat ka talaga sa Diyos. Kasi meron pa siyang ibibigay na mas maganda palagi. Ganun yan eh. Kasi pag nakita ng Diyos na hindi ka nasisihan, hindi ka na bibigyan ng maganda. Lalo ka lang bibigyan ng mga pagsubok. Na kasi nasa sa'yo yan, paano mo tinanggap eh? Nasa sa'yo yung pagtanggap yan eh. Kasi kung ang pagtanggap mo talagang taos sa puso mo, nagpapasalamat ka, ina-appreciate mo yon, grateful ka talaga sa Panginoon, makikita ng Panginoon, inaalagaan mo pati yung grasyang binigay niya sa'yo, lalo ka pang bibigyan, hindi man to bigla, dahan-dahan. Pero makikita mo ang ginawa ng buhay mo. Hindi ka nagkakaproblema, hindi ka nag-iisip ng bayarin, yung mga ganon. Tuwing may babayaran, laging meron. Ganon ako eh. Hindi malaki ang pera ko, pero nakakabayad ako kung anong dapat bayaran. Nakakabili ako ng brace. Yung brace, mahal din, ano? Pero meron pinoprovide ang Panginoon na pera para makabili ako ng brace. Sa totoo lang. Kung noon na hindi ako malapit sa Diyos, umiiyak na ako niyan, wala akong pambili. Pero hindi ganun eh. Iba na talaga. Talagang bless na bless ako ng Panginoon. Kahit simple lang na buhay, kontento ako, masaya ako. Anyway, God bless us all. Be kind to one another. Be a blessing to one another. Maghalo-halo kayo, masarap. Bye now. Nandiyan si Lola, nagbibigay ng pabala. Ikaw ay makinig.